What's up, guys? Welcome back to another video. It's your boy, Razzy, the one and only baby. Yeah. Do you have problems? Meron ka bang mga problema? Meron ka bang mga gustong asikasuhan sa buhay pero hindi mo maasikaso ng sarili mo? Do you have problems in life na hindi mo kayang isolve? Bobo ka ba? May utak ka ba? May love life ka ba na may pinoma problema? Do you want to fix your problem? No problem! We have the one and only constitution ng Pilipinas, the one and only justice system that we actually care about. Dapat may sasabihin ako, pero nakita ko to. Rafi Tulfo Salsal, excuse me? So basically guys, si Rafi Tulfo is like the Dr. Phil ng Pilipinas. Ito yung tao na gusto mong puntahan kapag hindi mo masagot ang math problems mo. We need a little bit of even though if you're going to cry, kahit payak ka na, you still need a little bit of kapag sinugod tayo, meron tayong tulpo. Wait, that rhymes. Rhymer talaga ako. Rap God! Si Cornelio Supilanas. Nirereklamo niya ang kanyang misis na pinagpalit siya sa kabit. Nandito siya para mabuo muli ang kanilang pamilya. Notice here na sobrang seryoso ng problem nila. There's cheating involved, kabit. Lahat na nandito sa Tulfo. Now, there's nothing Tulfo can't fix. May reklamo? Itulfo. Wala. Hindi lang siya umiimik. Kasi gusto niya lang, sinasabi ko lang, mahal mo ba talaga lalaki? Mahal lang, hindi lang mahal na mahal. Kasi mahal lang yung lalaki, hindi lang mahal? Mahal niya lang. Wait, what? Naguluhan ako eh, mahal ng lalaki. Mahal mo bang, sorry? Sino ba talaga ang mahal dito? Ako eh, ikaw. Sino ba talaga ang mahal ng mahal mo? One thing for sure, hindi ka mahal ng mahal mo. Fact check! Hindi ko alam kung anong tawag niya. Ang tawagan nilang dalawa. Sa'yo, anong tawag sa'yo? Agum. Agum? Mas maganda pa ang tawag. Ba't Agum? You can see in Tulfo's face, he just wants to laugh badly. I like this guy. Simula pa lang, tinatawa na. Miss Mercy Lita Supilanas. Opo, sir. Mahal mo ba si, Ninoy? Si Binigno? Opo. Opo. Kaya nga. Sino mas mahal mo? Si Binigno o si Cornelio? Ano po, dati kasi mahal ko rin po yung asawa ko. Kasi ginawa niya po sa akin, nawala na rin po yung pagmamahal na yun. Wait a minute. Hold up! These two are married. So the girl wanted to cheat on the guy because the guy doesn't show her much love anymore, unlike before. These are real issues. These are real problems that we can't overlook, boys. This is called cheating. Sino mahal mo na ngayon? Yung kinakasama ko po ngayon. Si Binigno. Excuse me. He just straight up inamin. Sino mas mahal mo, yung asawa mo o yung kasama mo ngayon? Kasama ko po ngayon. You know. Ching, yung mukha ng lalaki, he wasn't even surprised. He was just like, yep. That's my life. Yan ang buhay ko. Mahal ko rin po yung asawa ko. Kasi ginawa niya po sa akin, nawala na rin po yung pagmamahal na yun. So sino mahal mo na ngayon? Yung kinakasama ko po ngayon. Para sa kanya kasi ma'am, maruming-marumi ka kahit na ikula ka pa, hindi matatanggal yung dumi mo. Kaya ayaw niyan, dalhin mo yung dumi mo doon sa bahay ninyo kasi baka mamansyahan yung mga bata. Kaya nga pinalayas ka. Nagets mo? No. Opo, ma. Opo, sir. Kung ako sinabihan ng Tulfo ng ganyan, I'm just gonna... Goodbye everybody! So huwag mo siyang sisihin kung ba't ka pinalayas. Ikaw talaga ang original may problema, madam. Oo nga po. So ngayon, alam mo ba na pwede ka makulong? Opo, sir. So huwag mo siyang sisihin kung ba't ka pinalayas. Ikaw talaga ang original may problema, madam. Oo nga po. So ngayon... A while ago, napakaingay niyan. Ngayon ang ano na lang. Okay po. Alam mo ba na pwede ka makulong? Kasal kayo ni Mister at meron ka ng bagong kinakasama? Pwede kang mapadampot ni Mister. Pupuntahan ka lang ni Mister, kasama kami, kasama mga pulis, hawak-hawak niya marriage certificate ninyo, pupusasan kayong pareho dalawa on the spot. Alam mo yan? Opo. O, usap mo na. Like I told you, baby, nothing can beat our number one justice system ng Pilipinas! You know cheating can make you kulong? Tingin na mukha. Tulfo, taking matters into his own hands like a boss, no? Itulfo mo, gago. Na siya. Kung talagang ayaw mo na talagang bumalik sa akin, ganun na talagang mangyari. Kasi ayaw mo makipagbalikan na Siyempre, ganun na lang gagawin namin. Sabi ko naman sa'yo, babalik ka na lang sa'yo, pero dyan lang sa bahay. Ayoko sa Bicol nga, alam mo naman yun. Kaso, kukunin mo ako, saan mo naman ako iangin? Sorry, wait, what the fuck? Kaso, kukunin mo ako, saan mo naman ako iangin? Papauwi mo, tapos saan mo naman ako Ano daw?
What the fuck? Pero no, only Filipinos can do this, no? It's a Filipino thing. Oh, eh, ano, iano mo lang naman ako eh. Doon, kung ano, tapos igaganyan-ganyan mo lang ako. Tapos, baka pagkabalik ko, ano-ano mo lang ako, ganun. Tapos, ganito. Okay nang inang yan. Pero for some reason, naiintindihan natin, holy shit. We can't communicate without even communicating. Tingin-tingin lang. Huh? Papauwiin mo. Tapos saan mo naman ako ano yun? Hmm. Ano daw? He just starts laughing at how ridiculous. Even Tulfo knows. Even Tulfo knows. Napa what the fuck na lang din siya. Isang buwan ako nandun eh. Bakit ginanon mo ko? The other guy is just equally as confused. No, he doesn't even know what to talk about. Look at his face. Can you see the confusion in this guy's face? Saan naging confused siya, man? Bakit ginanon mo ako? Isang buwan ako doon, eh. Nag-ano kayo? Nakabuelo kayo ng kabit mo. Nakabuelo? Isang buwan nga ako doon. Nakabuelo siya. Wait, what? Nung bumuero siya, umarangkada na. Oh, ganun na nga. Nakabuelo nga. Nag-ano sila ng dalawa, eh. Oh. Ngayon, eh, siyempre. Wala nang preno-preno yon. Wala nang preno-preno. Oh, straight to the point. Walang break. Ayot ka agad. Preno-preno yon. Wala nang preno-preno. Naano ako yung bang... Parang natulala ako. Parang pelikula lang. Parang pelikula lang bang nangyari. Oh. Parang ganun. Parang pelikula. Nisip ko. Parang hindi totoo eh. Parang sana hindi totoo. Kung ano ba pelikula yun, sir? Anong pamagat ng pelikula ipapamagat mo? July 6, pag-aari ko pa asawa ko. Pagbalik ko August 5, hindi ko na pag-aari. Kasi meron ng kinakasamang palihim. Ay, mahaba na title yun. What are they talking about? Napaka-random talaga to nito ni Tulfo. Out of nowhere. Kung problema yung buhay mo, anong title ng buhay mo? Binigyan ko ng buwelo si Mrs. para magkasalpukan sila ni Kabit. Pwede yun. What? Even is like what? Ito, wala akong masabi. Mapapa... Isipan natin yung title ng problem ng buhay mo. Baka pwedeng maging pelikula eh. Nag-sex ang aking wife. Straight to the point. No, wala nang pos-pos. Wala nang preno. Hindi naman akin yung bahay yung nandun sa kabit mo. Iyayin mo. Hindi yung dugo natin sa inil. Is there no... Kung magpapatawag ka, can they have a better signal or a better place to talk? I can't focus from all of this. Okay, I can't focus. Oh, kaya sabi ko, ano mo ba ano na naman niya ako? Oh, pakiulit, hindi ko masyado marinig. Exactly! And Tulfo's just here, he's just laughing at everything, dude. Oh, ngayon, eh, yan ang plano mo ngayon, yun ang nintay ko. Eh, kung nga, ano, eh, kung di na kita kayang balikan sa akin, eh, wala na, anong gagawin ko? Ayan, bang ano mo yan? Ano bang desisyon mo yan? Ang desisyon mo sa sabi mo, ipakukulong kita, sabi mo. Alam, gusto mo bang makulong ka? Ano, naayaw ko naman na ganyan. Eh, anong inanong kita na sabi mo? 360 ka agad si ate! Girl, o ano, eh, pagpapunta mo sa akin, ginaganito ganyan mo ako, ganito ganyan. O anong gusto mo, anong desisyon mo? Eh, pwede naman kita ipakulong. Ay, joke lang, hindi. Ayaw ko naman makulong. Eh, pwede naman natin ayos. Eh, doon na lang daw kayo sa Bicol at doon, eh, magsimula kayo ng panibagong buhay, malayo kay Kabit. Sir, excuse me po. Sabi ko naman po sa kanya, kahit saan gan magano, basta wag lang po doon sa Bicol. Bakit ayaw mo sa Bicol? Eh, ayaw ko po doon. Bakit? Kasi malayo kay Kabit? Hindi po sa ganon. Hindi naman po sa malayo sa Kabit, pero parang ganon na nga. Bitch! Get right to the point. You're a fucking cheater, okay? Admit it. Hindi po ako narito. You can say in English kasi para maintindihan din ni ano. Na si Tulfo, parang he has a knack for listening to Filipinos speak in English. Filipinos. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Okay. Itagalog na lang pala. Tagalogin mo lang siya. Mga kababayan naman natin pala to. Sige. Pala, pina-English pa ni Tulfo po. Okay nang... Did you know, according to a survey, Filipinos has one of the most sexiest accents? Be proud of our Filipino accent. No, our Englishing is not bleeding. Nose bleeding pala. Ganon, hindi ko kayo pinatulan lahat-lahat. Ang sabi ko lang, the truth will set be free. Will be free. Yun na, lalabas ang katotohanan. Yun na lang. The truth will set me free.
Yes, this is it. Yes, this is it. What? Yes, I don't know if this is true or false because this is this, I don't know because why I don't even know why I'm laughing. I don't even know what I'm laughing. But if I see Tulfo laugh, I laugh. Well, guys, that sets our episode for today. Kung may reklamo, itulfo.